Hi, traveling peoples! Welcome to our Region 6 travel vlog, where we will be highlighting the food and accommodation offers around the provinces of Iloilo, Negros Occidental, Capiz, Guimaras, and Antique. In this vlog, we will be showcasing Solina Beach and Nature Resort, Gigantes Islands, Seda Atria, Park Inn by Radisson Bacolod, Park Inn by Radisson Iloilo, and Courtyard by Marriott Iloilo. Hello, traveling peoples! Another day, another travel adventure. So we will kick off our Region 6 travel starting at Iloilo City. So ayun nga guys, kasama sa travel namin is to share with you yung mga bagong airports na meron ang Philippines. Kaya we decided na pumunta dito sa Pampanga at dito mag-depart sa Clark International Airport. Abangan nyo rin guys, once we are at Iloilo City, ipapakita namin sa inyo yung mga places na pwedeng puntahan as well as the accommodation and yung famous food nila. Check this out. And kapag may mga museums, medyo itatry din naming sumegue sa Gigantes Islands. Set pair. Hi, traveling peoples! Good morning! Andito na nga tayo sa ating first stop sa Region 6, which is Iloilo City. So, from the airport, dumiretso tayo dito sa Courtyard by Marriott, Iloilo. So, bago natin libutin ang Iloilo City, let me give you a room tour. Staying in Courtyard by Marriott Iloilo's Deluxe King City View Room offers you the luxury quality, clean and soft pillows and linens in a spacious, airy setting, which is fit for a relaxing retreat. We have hibernated here after our long hours of travel from Luzon. Most of the things that you need here are just a dial away. The room is complete with contemporary furnishings, flat panel TVs, large windows with views of Iloilo City, and complimentary Wi-Fi. We also explored the hotel's top-notch facilities, including the sauna, this inviting pool area, and well-equipped gym. Mabuhay! Good afternoon! Welcome to Spa Rooms Kinetics. We also indulged in the option to request a room service massage from their partner spa, elevating our stay to new levels of relaxation. As the sunset comes, we then tried the Runway Kitchen, which is named after the city's historic airport, which used to occupy the space. Hello there, traveling people! So it's already dinner time, and here at Courtyard by Marriott Iloilo, they have different types of buffet every day. So for today, since it's Monday, ang tawag nila dito is Hawker's Dinner Buffet. So, ang pinaka nagustuhan ko talaga guys is yung laksa and po station nila, kasi paborito ko talaga yung seafood laksa. So, nagpagawa ako, and then also yung mga inihaw nila. So, tara, kain tayo! Dig in and relish your favorite international dishes and cuisines
with an array of meats and dessert specialties. From Mondays to Tuesdays and Sundays, 6 p.m. to 10 p.m., they have the Hawker's Night Dinner Buffet. And then Wednesdays to Saturdays, they have the International Lunch Buffet from 12 noon to 2:30 p.m. International Dinner Buffet for Saturdays from 6 p.m. to 10 p.m. Spanish Dinner Buffet for Wednesdays from 6 p.m. to 10 p.m. Seafood Dinner Buffet for Fridays, 6 p.m. to 10 p.m. And Sunday Brunch Buffet from 11:30 to 2:30 p.m. For booking queries, you may call 033-330-7600 or email at yourservice.ilocy@courtyard.com. So, ayan na nga guys. I'm so ready for my greens or salad. So, isa pa nga guys sa pinakagusto ko dito sa Marriott is they have this commitment to create a sustainable impact sa society. So, kaya nag-create sila dito sa loob mismo ng runaway restaurant nila ng isang vertical garden. Ipapakita yan ni Nate later. So, merong mga nakaplant na lettuce sa loob mismo ng restaurant. At ito yung pinakain namin ngayon. So, ano pa nga ba? Sustainability is the key to success. The next day, we just continued our gastronomic adventure by trying their breakfast buffet with their famous local breakfast coffee. And then, by lunchtime, we proceeded to the Courtyard Lobby Bar to order some of their best a la carte offers. Some of the items that we ordered are molo soup, lapas bachoy, seafood Bicol Express pasta, and Batuan cheesecake. So ayun na nga, traveling peoples, we already finished our a la carte offers and sobrang na-enjoy talaga namin. For the soup, meron kaming molo soup, meron kaming lapas pachoy. For the pasta, we had Bicol Express seafood pasta. For the refreshment, watermelon blitz and mango shake. And for the dessert, ang kaabang-abang, butuan cheesecake. So sa lahat ng kinain namin guys, sobrang sasarap nila. Pero yung tumatak talaga sa akin na kapag bumisit ako ng Marriott is talagang itatry ko at babalik-balikan is yung super interesting na Bicol Express seafood pasta. Tara na guys, kain na dito sa Runway Kitchen at Courtyard by Marriott. So ayun nga, after namin mag-check out, pumunta na lang din kami sa mga nearby tourist spots like Ilomoca, Brandy Museum, the Old Capitol Building, the National Museum of the Philippines, Western Visayas, and Museo Iloilo. And after nga ng tourist attractions, pumunta na rin kami sa port going to Bacolod. Take note guys, it's just few hours away from Iloilo to Bacolod. Lovely morning, traveling peoples! A new day, a new adventure! And nandito tayo ngayon sa Bacolod City. And to start our day, syempre mag-check-in muna tayo dito sa Parkin by Radisson, Bacolod. Marami kaming na-review na magaganda dito, so let's check. Unang-una dyan, it's one of the newest hotels, so tara! Let's go! The Parkin by Radisson, Bacolod is our one-stop getaway here in Bacolod City. Very comfortable yung rooms. Plus, it's very near to some of the tourist spots we are interested in,
such as the Art District. So, parang compound siya na marami kang makikitang art. Second is the mini zoo in the city, which is Forest Park. Third, the Negros Museum. Fourth, the Negros Occidental Capitol. And then fifth, of course, yung cathedral. And then sixth, kailangan mo lang mag-take ng cab, yung The Ruins. The next morning, we had our breakfast buffet in Arima, a stylish in-house restaurant by Park in Bacolod. Isa sa mga nagustuhan naming concept sa Arima is fresh yung mga ingredients na ginagamit and majority of it are sourced from local farmers of Negros. Hello, traveling people! So, ayan nga, after ng napakasarap na buffet breakfast namin, andito naman kami ngayon para mag-burn ng calories dito sa napakagandang pool area ng Park Inn by Radisson, Bacolod. After that, we then tried working out in their 24/7 gym. Then, headed to Arima Restaurant to try some of their best a la carte offers. One of that is Arima Salad, which uses chicken inasal and kadyos. Second is Crispy Kare-Kare. Third, Bistek Tagalog, partnered with some of their refreshments. For booking-related queries, you may DM them on their social media pages or contact 0917-822-1558 or email reservations.bacolod@parkin.com. Hi, traveling people! So, ayan, nalibot na natin ng Bacolod City and babalik na tayo ng Iloilo. So, saya dito ang stay dito sa Park Inn by Radisson, Bacolod. So, for ano yung pinaka nagustuhan mo? Ako, number one talaga na nagustuhan ko is yung pool area. Doon kasi sa pool area, kahit na mag-swim ka ng mga around 1 p.m. may certain part doon na talagang hindi mainit. So, mai-enjoy mo talaga yung pool ng tanghaling tapat. Yan, yung mga ganyan. And then, ikaw, pangalawa. Sige, yung second and third, well, in no particular order naman. Of course, yung room. Kasi very cozy talaga siya. Makakatulog ka. Maluwag pati. Then number three, yung food. Napakasarap ng food. Especially yung fact na ginagamit nila yung fresh produce ng local farmers dito. So, supporting yung local community and yung sustain concept of sustainability, di ba? And gawin na nating apat. Eto, meron din sila ditong Art Cove, kung tawagin. So, dito sino-showcase nila, I think every quarter, no? Yung art ng mga artists. Especially dito sa Bacolod City. So, make sure you make a visit here in Park Inn by Radisson, Bacolod. So, tara na, baka malit na tayo sa barko, pagbalik ng Iloilo. See you guys! Sa pagbalik natin sa Iloilo City, i-explore din natin ang Antique, Guimaras, at Capiz. Pero before that, mag-i-stay muna tayo sa Iloilo City for another couple of days, another staycation sa Park Inn by Radisson, Iloilo, and Seda Atria. Hi, traveling peoples! Andito tayo ulit sa Iloilo City and another Park Inn by Radisson brand ang pinag-stayan natin dito, Park Inn by Radisson, Iloilo. So, tara, tour namin kayo sa mga amenities na makikita nyo dito. The Park Inn Iloilo holds a special place in our hearts as we've always had wonderful experiences with the Park Inn by Radisson brand. From the moment we stepped into the hotel, we were enveloped in a warm and inviting atmosphere that stayed with us throughout our stay. Another convenient fact here is it is located near SM Iloilo City and holds a special pathway. What's more, the strong Wi-Fi connection made remote work a breeze, allowing us to seamlessly blend work and leisure. Not to mention the presence of a bar and the 24/7 coffee shop added an extra layer of comfort to our stay. Good
morning, traveling people. So ayan na, right now we're here at the Breakfast Buffet of Park Inn by Radisson, Iloilo. And guys, ang pinaka nagustuhan ko pala dito is they really care about the allergies and intolerance ng mga kumakain. So they have this offering dito sa buffet breakfast wherein gluten-free siya at saka dairy-free. So ayan, tara kain tayo. After this breakfast, we are heading to our next hotel staycation. For booking queries at Park Inn by Radisson, Iloilo, you may directly DM them on their social media pages or contact 0335000 or email reservations.iloilo@parkinn.com. Mayong hapon and welcome to Seda Atria. Hello there, traveling people! So ayan nga, nandito na kami ngayon sa last day ng aming Iloilo adventure before we proceed visiting the other provinces of Region 6. So for this staycation, nagstay kami dito sa Seda, sa Atria. So yung Seda guys, meron siyang iconic na chimney. This chimney is reminiscent of the Muscovado factory that stands as a reflection of the Ilonggo heritage. Most of the corner rooms in Seda Atria has a view of this iconic landmark. Sir, may hapon sir. Welcome to Seda. You sure welcome amiti with my Yumi Toys po. We are staying at their 35 square meters premium room, a roomy, stylish, smart with floor-to-ceiling glass windows and a charming city view. It is also complete with the basic amenities that you need. We then headed to the 7th floor at their straight-up rooftop bar where we enjoyed espresso-based coffee in a cozy bar setting. From 2 p.m. to 5 p.m., they have coffee activity, where you can enjoy an afternoon of free-flowing coffee or tea paired with an assortment of sweet treats and pastries, along with complimentary use of Wi-Fi for your remote work setup. Hi, traveling peoples! Glad to see you here at Seda Atria. Have a safe trip back to Luzon. As a guest, you can also lounge in their lobby area, read a variety of newspapers, use an Apple computer, or go gymming 24/7. You can also discover the finest and most authentic Ilonggo dishes and specialties at the nearby shops at Atria. To mention a few, we found Netong's, Biscocho House, Kap Ising's Pansit Molo, and Barb's. The chef is so kind enough to let us try some of their pastries. After the gastronomic adventure in the shops at Atria, we then headed back to our hotel at the 7th floor straight up rooftop bar and enjoy the changing landscape at night offered by the hotel. As we have an early travel tomorrow, we had an early breakfast buffet in Misto Lobby Dining. It's an exquisite culinary experience that combines local flavors with international cuisine. For booking reservations, you may call 033-506-8888 or book directly at atria.sedahotels.com. After the hearty breakfast, we then headed to the Ceres Terminal in Haro. Dito kami sasakay ng bus papuntang Carles. At syempre, ang pag-iistayan namin doon is the first and only premium resort in Carles, Solina Beach and Nature Resort. Welcome sir, mabuhay! Set, girl. Ah!
Ayan na nga, traveling people. So, we finally arrived here at Solina Beach and Nature Resort. So, this is a 7.8-hectare property that offers a glamping, villas, and room accommodation. So, they also have the Gigantes Island Tour. So, ayun nga yung gagawin namin bukas. So, ito yung room namin, guys. Very comfy. And, meron pa kaming fruits. After ng konting pahinga, nagdibot na agad kami sa Solina Beach and Nature Resort, and good thing may souvenir shop dito. Nakalimutan kasi ni Lizelle yung swimwear niya. Buti na lang, meron silang mga pinagbebenta dito. Pagkabili ng swimwear, dumiretso kami sa Angga Restaurant. So okay naman ang vibe dito. Katabi siya ng pool area and konting lakad lang, beach area na. Meron ding area for volleyball and massage area. Bukas na try namin yan. So meron ding mga amenities like foosball and other board games. Meron ding pang bata, billiards, koi pond, and many other interesting amenities. So nag-text na sa amin yung waiter na okay na daw yung food. So bumalik na kami sa Angga Restaurant. Hi, traveling people! So, kakasettle lang natin dito sa Solina Beach and Nature Resort. Nakapagpalit na tayo ng damit. And then, order tayo ng scallops. Kasi bestseller daw sa kanila to. Plus yung ilonggo inasal. Ayan. So, habang kumakain, kita nyo naman yung ambiance. Very cozy siya. Plus, yung nakikita naming view dito is yung pool, mga nagsuswimming. Sige, pakita mo. And over there, after ng pool is yung beach area. So, tatanong natin kung makikita natin yung sunset later. For now, gutom na tayo, kumain muna tayo. After our meal, we then headed to the beach and waited for the sunset. Ginamit din namin yung duyan-duyan doon. Naglakad-lakad din kami, then nakita namin yung Dayon Tower, and then yung pool na may lights na, plus yung banda na tumutugtog at dinner time. Dahil dyan, naisipan namin, why not have dinner? So, umorder kami ng pasta partnered with pizza. So, ayan ang menu namin. Bago matulog, and the next day, ayan yung itsura, di ba parang forest-like, nakaka-relax lang. So ayan, nag-breakfast buffet kami. Maaga kaming gumising kasi gusto nga talaga naming mapicturean ng maganda yung buffet area para ma-appreciate nyo guys. So kakain din kami dito ng marami kasi today is the day of our Gigantes Islands adventure. Medyo naparami ang kain namin guys. Ang sasarap kasi. Kaya ang ginawa namin, after ng mga ilang take ng mga fruits and some bacons pa, so naglakad-lakad uli kami around the resort. So ito naman yung morning vibe niya, yung pool area. And then check na rin natin yung vibe by the beach at this time of the morning. So yeah, napakatahimik. And then, meron din pala ditong area for paddle boarding. Meron din silang gym area. And then, this time, inakyat namin yung Dayon Tower, which can give you a panoramic view of the nearby islands. Ayan. And after nyan... Good morning, traveling people! So, ayan na nga. Kung mapapansin nyo, naka-outfit check na kami. Naka-rash guard kami para iwas sa init. Kasi ngayon, guys, papunta kami sa Bangkal Port. At pupunta na kami ngayon sa Gigantes Island. So tignan natin, sobrang ganda daw dun guys. First time ko. So ayan, let's go. Mas hassle free ang travel kung hayaan nyo ang Solina Beach and Nature Resort na mag-cater sa inyong tour. Meron silang partner agency ang Gigantes Island Tours and Services. At least 7 islands ang pwede niyong mapuntahan sa joiner tour nila.
So first naming pinuntahan is yung Barangay Lantangan, Purok 1. Kasi gutom na kami. Depende rin yan sa pag-uusap nyo kung anong island yung gusto nyong puntahan. Pero kami, since gutom na kami, dito muna kami. Impressive din ang serving sa unlimited scallops yan and rice and iba pang nakikita nyo. What up, traveling people? So ayan nga, ngayon nandito kami sa Barangay Lantangan, Purok 1. And kasama kasi dun sa in-avail namin na package para sa tour sa Gigantes Islands is yung food. So ito yung food namin. Tignan nyo guys, sobrang dami. Sobrang dami scallop. May enjoy ko talaga to. Next stop namin is Tangke Lagoon. Hi there guys! So ayan nga, nandito tayo sa Tangke Lagoon o yung mas kilala sa tawag na Water Salt Lagoon. So dun sa gitna, di ba parang makikita nyo dito sa labas puro stone formations. Pero pagdating nyo dun sa gitna guys, meron dong tamang laki lang na lagoon na pwede kang maligo. So tara! Ang third island na pinuntahan namin is Little Boracay. Unfortunately, na-corrupt yung na-save naming file, so wala siya ngayon dito. Moving on, ang fourth island namin is Antonias Island. Ito siya, kakadaong lang namin. We're back guys! So ayan, right now nandito na kami sa aming ika-apat na island. So ang tawag dito is Antonias Island. So dito guys, maraming activities na pwedeng gawin like snorkeling, yung kayak, pwede din kayo magpita. Tama ba kayak yung crystal kayak? Yan. Tapos, yung third pala namin guys is yung ano, Little Boracay. So dinaanan siya. Pero halos similar lang siya dito sa Antonias. So tara, swimming na tayo. Feeling ko dito ako makakapag-swimming. Oo, tara na. Dito kami sa Antonias Island, nagstay ng matagal. Kasi maraming pwedeng gawin. So, kagaya ni Lizelle, naligo siya dyan. Okay din naman maligo. Then, yung iba, naglaro ng volleyball. And then, yung iba, nagtry ng crystal kayak. And other activities, kagaya ng picture taking. Minsan, tutulungan ka pa ng tour guide kung anong best spot or view. Next stop namin is yung sandbar. Hi, traveling peoples! Andito na tayo ngayon sa sandbar na tinatawag nila. So ito ay from there, mahabang sand, up to there. Yan. So I think dito ko gustong maligo, di ba? So picture muna tayo. Sana lang talaga in few years time na pagbalik namin dito, ganyan pa rin kalinis ang dagat. Para talagang motivated kaming maligo. So after few minutes, lumarga na rin kami kasi pupuntahan na natin yung pinaka-highlight ng tour na to. Next nating pupuntahan is ayan, Kabugaw Island. Famous siya dahil dun sa background pag nagpi-picture ka. So ayan, tignan nyo na lang, ang ganda. Reminder lang pala guys sa mga tourists, nakita nyo yan, may nakita kaming wrapper ng chichirya. So, reminder sa mga turista na yung mga natatapon nating plastic, minsan hindi siya maganda sa environment. So, please lang, be responsible enough. Moving on, ito na ang aming last stop, ang Pandan Island. Pandan Island, I think isa sa reason is because parang coconut shaped yung isla plus masarap yung buko dito, so napabili kami. Pero hindi na rin kami nagtagal dito, tumambay lang kami I think less than 30 minutes kasi parang uwing-uwi na rin ang karamihan dahil marami na rin kaming nagawa and we just wanted to end the day. Ayan. So pagdaong namin sa Bangkalport,
nag-aantay na rin yung sundo namin from Solina Beach and Nature Resort. Yes, naka-van kami. By the way guys, pwedeng kayo mag-bonfire ha sa Solina Beach and Nature Resort. In our case, gutom na gutom kami. So ayan, chinek namin yung mga nakahanda for dinner buffet. So, masarap. So, pwede kayong mag-avail nun or pwede rin kayong umorder ng a la carte kagaya namin. Nakakalungkot lang kasi bukas uuwi na rin kami. Pero siguro next time, try namin yung iba nilang rooms. Ayan, nakikita nyo ang dami nilang mga different types of suites or villas. So sana matry namin yung may jacuzzi. So bago kami umalis, chinek lang uli namin yung surroundings. And then, nireminis. Ito pala yung clip namin nung nagpa-massage kami. If you're interested to book a stay with them, so one of their phone numbers is 0917-308-5284, or you may email them at reservations@solinaresort.com.ph. So ayun, may function room din sila, meron din silang aviary, and then meron ding greenhouse. So nag-take na kaming opportunity na i-visit yon. And paglabas ng resort, wala namang problema. May mga nag-aabang na tricycle na ihahatid ka dun sa terminal. Yan namin is yung bus papunta sa Rojas City, Capiz, which is just around an hour or 2 hours away. Hi, traveling people! So, andito tayo sa 43rd province natin, Capiz. So, dito tayo ngayon sa Rojas City, yung capital nila. Nakasakay lang tayo ngayon sa minivan papunta sa SM Rojas City. So, ayun muna yung una natin gagalaan. Siguro doon na rin tayo maghahanap ng makakainan. So, watch out! Rojas City was one of the hometown of one of the famous icons, kagaya ni ex-president Manuel Rojas. Dati ang pangalan nito is Capiz City. Right now, pinangalan siya sa apelido niya, Rojas City. So, ayan, nag-visit kami ng museum and marami kaming natutunan about the history of Rojas City tsaka mga special items nila. Nag-visit din kami sa cathedral, of course, and then nag-try ng seafood. Looking forward sana kami sa king crab. Kaya lang, that time, hindi daw panahon ng king crab. So, doon lang kami sa basic seafood. Meron din sila ditong SM. Kinagabihan, lumuwas na rin kami papunta ng Iloilo City, terminal ng Mohon. Okay? Kasi doon ang sakayan, papunta ng Antique. So, punta kami sa capital nito, San Jose de Buenavista. Hi, traveling peoples! We're now on our 44th province here in the Philippines, Antique. So, tignan nyo naman ang background, kinapture talaga namin, Antique. So, gala-gala muna tayo dito, and then, bago tayo bumalik ng Iloilo City. City travelers, of course, yung pinaka-interest namin is kung ano ba yung makikita sa city. So marami naman kaming nakita, especially dun sa park, nakapagpa-picture din kami dyan sa big signage ng Antique. Nakita rin namin yung old provincial capital. And then, dumalaw din kami sa tourism office. And then, nag-try ng seafood. Of course, seafood ang itatry namin dito kasi malapit siya sa sea and hindi kami nagkamali. And then, after nyan, nag-try din kami ng coffee. And then, bumili ng mga souvenirs. So, marami kaming mga nabiling souvenirs. So, after nyan, dumaan kami sa Miagao Church kasi madadaanan siya sa biyahe. And then, nagutom. And then, the next day, ayan, pumunta na kami sa Parola. Yung terminal niya malapit sa City Mall Parola. Ayun yung terminal ng mga Parola, kung tawagin, papunta sa Guimaras. I think 20 minutes lang yung travel time. Hi, traveling people! So, we're now here in Guimaras province, our 45th province here in the Philippines. So, from the Port of Jordan, paglabas mo ng port, ayan, may mga sakayan naman papunta sa iba't ibang destinasyon ng Guimaras. Kami, bumaba muna kami dun sa capital ng Guimaras kasi maraming pwedeng pagpicturan dyan. Bago kami dumiretso sa town ng Alubihod, ayun yung beach area na napili namin.
So ito pala some clips ng travel namin sa Guimaras. Actually, around this time medyo nalungkot na akong mag-gawa or mag-continue sa filming kasi nabalitaan ko na yung lola ko, around 76 years old siya, ay pumanaw na. So naghanap after nito ng Guimaras, supposed to be pupunta pa kami sa isa pang province ng Region 6, which is Aklan. Kaya lang, I just feel na I need to go home to meet my family and to finally meet my lola. So, I hope you have fun watching this video and sana makita pa rin namin kayo sa mga susunod na video. Ayun lang. So, magre-rest muna kami to spend time with the family and to say my last words and send my prayers to my grandmother. So, if you're watching this, so please pray as well to the soul of my grandmother, Sonia Sanyel Fernandez Salandanan.